Good afternoon sa inyong lahat mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And ayun nga, gagawa tayo ngayon ng test drive papuntang Kapatagan, Davao del Sur mula dito sa Davao City. So yung unit na feature natin ngayon mga boss is DA64B low roof manual 4x4 non-turbo. DA64B siya pero low roof. So wagon body. So mamaya ipapakita ko yung kabuuang video ng ating unit and lahat ng details. So as of now, tara, samahan nyo kami magte-test drive papuntang Kapatagan. And sana po magustuhan nyo yung video natin. Sa mga patuloy pong nagtitiwala at nagsusuporta, maraming salamat po. Malaking tulong po yun sa YouTube channel natin. And ayun nga, tara, samahan nyo kami. So ayun nga, nagpagas tayo ng 1,500 and dito sa Davao City, nasa 67 pesos per liter yung gasolina natin. So si 1,500 is umabot ng 22.39 liters. So titingnan natin kung hanggang saan aabot yung 1,500 na pinagas natin and kung ilan or magkano yung consumption ng K6A non-turbo na 4x4 manual. Ayan, so now we are heading to Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. And kanina nga, empty yung gas natin. And nagpagas tayo ng 1,500 and umabot siya ng mahigit half tank and nasa 23.39 liters yung nakarga na gas. So, yung trip niya, ni-reset natin from 00 para malaman natin kung ano yung average consumption ng DA64B na manual 4x4 K6A engine non-turbo. So papasok na tayo ngayon sa Digo City and tumatakbo tayo ng 80 kilometers per hour and yung water temperature natin is nasa 70 to 80 degrees Celsius lamang. Ayan, so andito na po tayo ngayon sa Digo City and ayun nga, papunta tayo ng Kapatagan. So nasa 26 kilometers yung alayo papuntang Kapatagan mula dito sa sentro ng Digo City. So lahat-lahat ng daanan papuntang Kapatagan is lahat po patarik. So matitest po natin yung ating unit and engine. So from Turil, Davao City, ayun nga, nasa 36 kilometers yung tinakbo natin, Turil, Davao City to Digo City. And ayun, kung nakikita nyo yung gas natin, halos hindi po siya nabawasan. So matipid po. And yung ating water temperature is nasa almost 90 degrees Celsius. And po mga boss, kung napapansin nyo, unti-unti na pong tumataas yung daanan papuntang Kapatagan. So halos lahat po ng daan papuntang Kapatagan ay patarik. So ayun nga, tumatakbo tayo ng nasa 50 to 60 kilometers per hour. And ayun, sobrang healthy and powerful ng ating engine. And so kahit na tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung paakyat na daanan, naka-third gear pa rin po tayo. So hindi tayo nagpe-premera or nagsisigunda. Kumakalahati na tayo sa
daan papunta Kapatagan, and mapapansin nyo, ayun, nagpo-fox na dito. Kasi dito sa ano, boss, dito sa Kapatagan, mahirap kong maabot yung init dito. Kaya sagana po sila sa mga prutas, gulay, and ganyan. And so far sa biyahe natin, wala naman naging problema, like mga bumigay yung hose ng radiator or tumataas yung water temperature or lumalabas ng mga kalampag. Wala naman so far, kasi nga before namin nire-road test, naka PMS na yung unit natin na palitan na ng mga tawag nito, thermostat, thermostat cup, radiator cup, and mga under chassis. Tsaka na-cleaning na din yung mga line ng water. So aircon tayo mula baba hanggang sa pagpaakyat. And ayun, nasa ano tayo ngayon eh. Nasa 100 degrees Celsius yung ating water temperature since naka-stop tayo. And ayun nga, kung ma-re-rev or tatakbo tayo ulit, so magsi-circulate yung ating water sa water cooler natin, and I mean water system, so bababa siya. So ayun, tulad nito, unti-unti siyang bumababa from 100 to 90 degrees Celsius. And so halos fog na talaga buong daan, and ayun nga, halos ano na, oh, halos zero visibility na. Ayan, so umabot na tayo ngayon sa entrance ng Camp Sabros. And meron pa tayong aakyatin na 750 meters. Sobrang paakyat po yun. So mamaya po, matetest natin yung ating 4x4 since 4-wheel drive yung ating tinetest na unit ngayon. So i-on natin yung ating 4-wheel drive. And ayun nga, start na tayo ng paakyat. Ayan, so andito na tayo ngayon sa Camp Sabros, and hanap tayo ng parking. So wait lang ha. So eto mga boss, oh. So yung umabot tayo ng 61 kilometers since nireset natin yung ating trip galing ng Turil, Davao City, and yung ating consumption is napaka-konti lang ng kinain na gas, and yung ating temperature is nasa almost 100 degrees Celsius since paakyat na paakyat yung daanan ni Camp Sabros. Ayan.
andito na tayo ngayon sa loob ng Kamsa Bros, and ayun na magdesisyon na namin na kumain muna since nagutom kami galing sa biyahe. And at the same time, nagpapalipas kami konti ng oras, and ayan, nabibilyard kami. Ayan, so andito na po tayo sa Camp Sa Bros. Yun. So, wala pong mga minor problem na nakita namin during sa biyahe. And walang mga problema sa water system. So, ayun. DA64B manual 4x4 K6E engine, non-turbo. So, si K6E engine is very similar sa RO6A na timing chain and 660cc. So, nakita nyo naman kanina yung consumption ng ating gas. Napakatipid po ni K6A. Pero, ayun nga lang, most of the feedback ng mga DA17 user is mas matipid pa rin si DA17. So, this one, walang nagmamay-ari nito before. So, binuo ko without buyer. So, lahat po ng designs and mga tawag nito, accessories is kagustuhan ko. And ayun nga, nilagyan ko ng brand new rims and tires na color white. And sinabay ko sa rain visor para meron silang contrast. Meron siyang carrier set, and then meron siyang chrome na cover para sa headlight, and meron siyang hood cover liner. Ayan, so this unit is napaka rare po dahil DA64 ang chassis niya, pero yung body niya is Wagon. So low roof yung taillight niya, same sa Wagon. Yun nga lang, yung bumper niya is pang-ordinary talaga, and yung headlight niya is pang-ordinary. So para hindi medyo halata, nilagyan ko ng chrome cover para hindi masyadong halata na ang kanyang headlight is ordinary. So dati po, nung in-unload to galing ng Japan, hindi siya power window and hindi din siya captain seat. So yan, kung mapapansin nyo mga boss, pinalitan ko na ng captain seat para at least parehas sila ng Wagon. And same as the door pads, pinalitan ko na power window kasama yung mechanism, ni-rewire namin para at least meron silang similar sa Wagon ng interior. Pero sa likod is hindi siya power window, manual window po siya. And hindi din po siya captain seat. So, ayan, interior niya, nilagyan ko ng upholstery na meron siyang light and dark beige color. And then, ito po, napaka-importante talaga itong ating water temperature gauge. Tulad ngayon, nagla-long drive tayo, namomonitor natin kung mainit na ba yung ating engine or there is something wrong, like nag-overheat. So, pagkalalampas niya ng umabot siya ng 120, ayun, there is something wrong na sa ating engine. So, hinto tayo, check kung anong problema. So, eto po, napaka layo ng chance ang magka-overheat. Kasi nga, aside from na PMS na to, chinek namin lahat. Pinalitan na din namin ng thermostat cap, radiator cap. Ayun, napaka-importante po yan ng tatlo. And then, ayun, manual 4x4. Ito yung shifter niya. And ito yung kanyang switch ng power window. So meron siyang touchscreen stereo with backing camera. Meron siyang Bluetooth, auxiliary, FM. Pwede din siya lagyan ng memory. So meron din siyang FM. Yan. And then meron siyang tawag dito, dashcam. So meron siyang camera harap at likod. Aside from camera dito, meron din siyang camera harap at likod. So, yun. Papakita ko sa inyo yung interior ng ating unit.
Ayan, so interior niya, sa likod, straight seat. So, dapat kasi, yung upuan ng harapan is straight seat din, pares nito. Since meron tayong spare ng upuan sa harap, so nilagay natin at the same time, ayun nga, kasama to para mukha siyang wagon talaga. Kasi para siyang para siyang wagon pero ordinary version, no? And then, yung kanyang upholstery, meron ding pillow. Ayan. So, sinabay natin yung upholstery sa sa upuan, sa likod. Ayan, pads. And then, meron siyang matting. And syempre, kung ano yung kulay ng ating interior sa baba, yun din yung interior natin na pinili sa taas para match silang lahat. Ayan. So, napakalinis po ng ating upholstery. Loaded na loaded po yung unit natin. So, ito po yung likod niya. Visual ng kanyang likod. So, meron siyang back seat, left and right. So, dual purpose po itong ating back seat kasi nga pwede siya yan. Lagyan ng mga tools, mga coolant, or kahit anong bagay para po malinis yung ating loob. Ayan. So, harap, gitna at likod meron din siyang matting. Ayan. So, napaka-fix po ng ating mga upholstery, mga boss. Meron din po siyang wrap around 3M tint. So, sa harap po, pinili natin na ilagay is yung magic tint. Kasi nga, si magic tint kasi is napakalinaw ng vision sa loob. So, laking bagay din yon sa ating mga buyer na medyo blurred yung kanilang vision or yung tinatawag natin na merong mga sira yung mata. And then dito is light black para vision dito sa ating side mirror. And yung likod niya naman, yung doon sa dito, yung back glass is light pa rin para vision dito sa ating center mirror. Ayan. So, power steering, power window, napakalamig po ng aircon. Napaka-powerful din po ng engine ito dahil nga, upon test drive, na-witness ko na sobrang responsive ng kanyang engine. Ayan. Ito yung scanner natin, hindi talaga ito mawawala tuwing nagte-test drive kasi napapadali yung pag-scan ng problema if ever merong problema. So this unit is nasold na po from our buyer na taga Davao City and sabi nga nila kasi si buyer is galing ng abroad and uuwi siya ng Pilipinas and bibisita sa kanilang mga relatives. So sabi nila ibabiyahe daw nila agad papuntang Butuan. Kaya gumawa tayo ng pamalakasang test drive at para ma-witness at ma-prove natin na ready for long drive talaga yung unit natin. So hindi talaga yun mawawala yung mga baon natin na tubig, mga lubid, just in case may problema, mga tools. Ayan. So kompleto na po to from accessories, LTO registration with original plate number. And then, lahat po, PMS, change oil. Wala siyang ATF since manual siya. So, ginawa natin, pinalitan natin yung kanyang gear oil. So, ayun. Napaka-ready na pong i-release ng ating unit. Color po is Battleship Gray. Similar sila ng Raptor Gray. Ayun nga. So, for me kasi, mas bagay si white na mugs para kay Battleship. Kaya nilagay ko na kulay puti yung kanyang mugs. Ayan. So sana kung meron tayong extra na electronic na power side mirror or yung mga original na power side mirror ng wagon, pwede sana natin ilagay dito para at least yung overall na appearance niya sa panglabas is wagon talaga. So wala po siyang side skirt, wala siyang mga yung parang chin ng bumper since yung bumper natin is pang ordinary and wala din po siyang spoiler. So yung unit natin mga boss, nabenta na po sa halagang 280,000. Medyo pricey po siya since napaka-rare ng ating unit and
napaka-loaded na din po ng mga accessories. So, sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page na KMJL Surplus Trading. And sa mga gusto pong magpa-quotate, message lang po kayo and agad-agad marireplyan kayo para mabigyan ng inyong gustong unit and mga accessories. So ayun nga mga boss, andito na tayo ngayon sa Digo City mula sa Camp Sabros, Kapatagan. So nasa 86 kilometers na tayo mula Turil papuntang Kapatagan and pabalik ng sentro ng Digo City. So update po ng consumption ng gas, ayun, sobrang kaunti lang po yung nabawas. And temperature natin sa gabi nasa 90 degrees Celsius. And ayun nga, andito na tayo sa shop sa Turil. Kakarating lang talaga natin, galing tayo ng Kapatagan. And nasa almost 80 degrees Celsius na lang yung ating water temperature since malamig naman yung ano, yung panahon. And tumakbo tayo ng 135.2 kilometers. And ayun nga, ito yung natira sa gas natin na 1.5. So kanina, before ako nagpagas, nasa below empty pa talaga yung gauge. So estimate ko lang yung natira nasa mga 700 800. So nasa mga 750 lang yung round trip natin mula Turil, Davao City papuntang Kapatagan and pabalik ng Davao. Plus naka standby pa and naka on yung aircon ng mahigit isang oras kasi nga pumunta pa tayo ng Digos. Ayan, so ito yung pinaka final na looks niya ngayon galing biyahe ng Kapatagan. So makikita nyo, medyo marumi. And in may mga ano eh, may mga bakat ng tawag nito. Bakat ng brake pads. So tanda talaga na galing talaga siya ng long drive. So normally umiitim talaga diyan, lalo't panay brake ka kung depende sa takbo mo. Yun yung parang ano ba tawag diyan, yung mga part siya ng brake pad na nahihilis. Ayan, so wala talagang naging problema sa biyahe natin. Solid na solid mga boss. Walang mga kahit minor na naging problema. So, ayan, ready na for releasing ito bukas. Kakarwash lang natin and then refresh.